Hey, what's up mga kasaka at mga ka-urban gardener? Ngayong araw na to ay tuturo naman namin sa inyo kung paano magtanim at magparami ng kamatis gamit ang suckers nito. At samahan niyo ako hanggang sa dulo ng video na to para malaman niyo yung ilang tips kung paano ba mamili ng tamang suckers na gagamitin natin at ang pinakamabilis na paraan para mabilis itong lumaki. Tara! Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga po pala si Jeff at welcome sa Pobreng Magsasaka. Yan ang pagtulong sa kabataan, maliliit na magsasaka at urban gardener ang ating passion. Dito pag-uusapan natin ang iba't ibang topic na related sa pagtatanim at pagsasaka sa pinakasimpleng pamamaraan. At kung bago ka sa aming channel, patuloy na panoorin ang ating video at huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para makareceive kayo ng notification sa tuwing magkakaroon tayo ng mga bagong video at mga update. At mga kasaka at mga kapwa ko urban gardener, ngayong araw na to ang topic naman natin ay kung paano magtanim at magparami ng kamatis gamit ang suckers. Dahil medyo mahal ang mga buto ng mga kamatis ngayon, lalo na yung mga heirloom varieties, kaya ang pinakamagandang gawin natin dito ay magpatubo tayo o magtanim tayo ng mga kamatis gamit ang mga suckers. Sa gantong paraan, nakakatipid na tayo kasi hindi tayo bibili ng mga panibagong buto. At pangalawa, dahil kung ang itatanim naman natin ay mga indeterminate tomato, ay kailangan naman talaga nating tanggalin ang mga suckers ito. Lalo na kung nagtatanim tayo dito sa urban area o maliit yung ating lugar. Pero, take note, kapag malaki yung lugar ninyo o malaki yung space, at marami kayong fertilizer para sa inyong halaman, hindi mo na talaga kailangan na i-prune ang iyong mga kamatis. Ginagawa lang 'to para i-manage mo yung iyong halaman na hindi masyadong lumaki, lumago, na hindi mo na 'to makontrol. Kasi pag hindi mo na 'to nakontrol, doon pumapasok ang peste. Samahan niyo ako at isa-isahin natin kung ano yung dapat nating gawin sa pagpaparami at pagtatanim ng kamatis gamit ang suckers. Ang pinaka-importante dito ay kailangan natin maghanap ng isang kamatis na mahaba ng suckers. At gagawin natin yan mamaya sa labas. Papakita namin sa inyo. Kailangan din natin dito ng soilless medium dahil itatanim natin tong kamatis na to via hydroponic. Kasi medyo kapusa talaga tayo ng budget. At wala na tayong pambili ng potting mix kasi hindi dumating yung inaasahan natin na pera na yun yung panggagamit sana natin. At sad to say, medyo mapipilitan tayong gawin talaga yung hydroponics sa karamitan ng mga halaman natin at pati na rin dito sa kamatis na to. Sana dumating na yung pera na yun para yun yung magamit natin sa pagtatanim natin ng ating mga halaman sa lupa gamit yung 5-in-1 potting mix. Kailangan natin dito ng 3 inches na net pots. Kailangan din natin ng pinutol na ito is lagay ng tubig o bottled water kasi dito natin to ilalagay kapag tumubo na at ililipat na natin. Kailangan din natin ng plastic cup na to. Any cup will do, tsaka tubig. Kasi dito natin ilalagay yung sucker na papatubuin natin. Tara, punta tayo sa labas at tuturo namin sa yung paano yung procedure na gagawin natin. Ang unang-unang gagawin natin ay pumunta tayo sa ating garden at mamili tayo ng kamatis na meron ng suckers. Gaya nito. Ito yung sucker niya. Tsaka ito. Meron pa siya dito. At tuturo namin sa inyo ano yung pinagkaiba kapag malaki na yung sucker na gagamitin natin at kapag maliit pa. Ang unang gagawin natin dito pag na ang susunod na gagawin natin ay kukuha tayo nitong pruning shear. O kahit na anong kutsilyo o gunting ay pwede.
kunin natin to. Kunin natin dito. Ito na po yung soccer. At ito naman yung maliit. At pagkatapos nating makakuha ng mga suckers na to, ay kailangan natin yung ilagay ito sa container na may tubig para tuluyang maugat. Ang isa sa characteristics ng mga kamatis kung bakit pwede itong itanim at paramihin gamit ang kanilang mga suckers ay dahil sa kanilang characteristics na ang bawat sanga nito ay may mga maraming balahibo dito. At yung mga balahibo na yon, ito ay may tendency na maging ugat kapag ito ay nabasa. Kaya napakadaling patubuin ang kamatis gamit ang mga sanga o mga cuttings. Kumuha tayo ng lalagyanan. Para sa maliit, ito yung gagamitin natin. Lagyan natin ng tubig. At para sa malaki, ito naman. Usually, kapag ikaw ay nagtatanim ng ganito gamit ang cuttings o ng mga suckers, dapat binabawasan natin yung ating dahon. Kasi yung mga malaking dahon na yan ay mamamatay din naman yan. Ang matitira na lang ito, ito yung mga nasa taas. Pero inilagay natin dyan para maging angkor, para hindi sumayad ng gusto sa baba. Wala naman masyadong masamang epekto yan. At itong maliit ay ilalagay natin dito. At ito ay itatabi natin sa medyo maliwanag, pero huwag niyong ilalagay ito sa direct sunlight. At dahil wala pa siyang ugat, ay madaling malantay ng ating mga dahon at hindi ito magsusurvive kapag dinirect sunlight niyo kagad. Kaya dapat ito ay ilalagay natin sa medyo maliwanag pero hindi direktang aarawan. Ito itatabi natin ng almost 1 week at titignan natin kung mag-uugat na to. Huwag natin ito tatanim hanggat unti pa lang yung ugat, para makasiguro tayo ng ating cuttings ay mabubuhay. Hindi tayo talaga magpapropagate o nagpaparami gamit ang suckers na maliit pa. Pero gagawin natin yan para meron tayong comparison kung gaano ba kataas yung chance o kaliit yung chance kapag maliit na suckers yung ating gagamitin sa pagpaparami ng ating mga kamatis. At isang tip pa pala dito, kag tayo yung mahawak ng ating mga halaman na kamatis, lalo na sa mga kasaka natin at ka-urban gardener natin na naninigarilyo, siguraduhin yung magugas kayo ng kamay, maglinis kayo ng kamay, mag-alcohol kayo o mag-disinfectant kayo para hindi magkasakit yung ating mga kamatis. Kasi napaka-sensitive ng kamatis sa Tobacco Mosaic Virus, na kahit na yan sa mga yosi na wakawak natin, kapag yun ay infected, maaring maapektuhan yung ating mga kamatis. Kaya kapag naninigarilyo, hugas muna ng kamay, disinfect muna ng kamay bago hawakan yung ating kamatis. At samahan nyo akong antayin natin hanggang tumubuto para malaman natin kung gaano ba ka-effective yung gantong klase ng pagpaparami ng kamatis at effective ba kahit maliit lang yung sucker
o side shoot na gagamitin natin sa pagpropagate ng kamatis. Kaya natin ito ginagawa kasi napakamahal ng mga tomato seeds ngayon, lalo na yung mga heirloom varieties, at sabay-sabay nating antayin yung pagtubo ng ugat nito. Magandang araw po sa inyong lahat. Pagkatapos po ng isang linggo ay ito na po yung ating cuttings o sucker na pinatubo. Yung maliit po, gaya ng sinabi natin kaninang nakaraan, maliit yung chance na yun ay tutubo at magkakaugat. Yung po ay nabulok. Pero ito, ganyan na po karami yung kanyang ugat. At kung ganyan na karami yung ugat ng ating cuttings o yung sucker, ay kailangan na natin ito ilipat. Kung ito ililipat nyo sa, kung ito itatanim nyo sa lupa, dapat itanim nyo na kagad sa lupa. Pero dahil ito ay via hydroponic, ilalagay natin ito sa ating net pots. Ang unang gagawin natin ay kukunin natin itong ating net pots. Dito na po natin ilalagay. Kunin natin yung net pots, ilagay natin to dito. Yan po, pag nilagay na natin, kuha natin ang, kumuha tayo ng ating, ito yung hydroponic solution. Yan po, at siguraduhin natin na nakababad yung kahit na 1/4 inch ng net pots. Dapat nakababad siya kasi kailangan na maka-absorb ng tubig yung mga ugat ng ating tinatubo o tinanim na kamatis. At antayin natin to hanggang sa humaba yung kanyang ugat. Pag mahabang-mahaba na yung ugat niya, saka natin to ililipat sa mas malaking lalagyanan. Pero kung ayaw mong pa ilagay sa mas malaking lalagyanan, pwede dito. Pero ang mangyayari, dahil malaking klase ng kamatis to, hindi to makakapagpabunga ng kasinlaki ng dapat na bunga niya kapag ito ilalagay natin sa maliit na container. Pero kung ito ililipat natin sa mas malaking container, mas marami yung ugat. Mas marami yung ugat, mas malaki yung halaman, mas maraming nutrient na nakukuha, mas maganda yung kanyang mga bunga. Kaya kung magtatanim tayo sa hydroponic, tignan natin kung ano bang klase ng halaman yung itatanim natin at gaano ba ito kalaki at gaano karami o kalawak yung kanyang root system.
Kapag malawak ang root system ng iyong halaman, kailangan mong ilagay ito sa mas malaking lugar o mas malaking lalagyanan. Kapag hindi mo to ginawa, magkakaproblema ka lang sa iyong halaman. Kung hindi ito liliit at liliit yung kanyang bunga, ay maaari itong mamatay. At kung nahihilig na kayo sa hydroponic, pag-uusapan natin yan sa mga ibang video at abangan po ninyo yan para malaman nyo yung ilang tips kung paano talaga mag-alaga at magtanim ng halaman gamit ang hydroponic system. Kasi maraming klase pa ng hydroponic system. At iisa-isahin natin yan, pag-uusapan natin yan, at abangan po ninyo yun. At dyan po muna nagtatapos yung ating simpleng tutorial kung paano magtanim at magparami ng kamatis gamit ang suckers ito. At kung meron kayong mga katanungan, huwag kayong mahiyang mag-comment sa ating comment section para masagot natin ito. At kung meron din kayong mga idea o experience sa pagtatanim ng kamatis, pa-comment din sa ating comment section para mabasa rin ng ating mga viewers yung inyong mga experience na to, para magkaroon tayo ng exchange of ideas. At lagi natin tatandaan na sa pobreng mag-isaka, ang agrikultura at ang pangangalaga sa kalikasan ay dapat magkasama. Muli, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta at pagtangkilik at panonood ng mga video ng pobreng mag-isaka. Ako nga po pala uli si Jeff, at keep safe at mabuhay kayo lahat.